But ito lang ah, ito magko-comment ako dun sa hearing kahapon. And I think everyone should learn, should understand. Ito pong ano, papakita ko na lang na rin sa inyo. Yung sapal, mali po talaga yun. Let us not justify it. At wag po natin gamitin yon na parang excuse para i-highlight yung smuggling. Kasi mga kotsero, mali po talaga dun yung mga miyembro ng PAL, mga empleyado ng PAL. Pasensya na po, alam ko po mabubisit kayo sa sinabi kong yan. Pero, it is true. Meron po talagang policy sa ating custom sa airport na na hindi ka pwedeng magdala ng agricultural products. Regulated po talaga yan. Agricultural products are considered regulated products. Ito ha, may sample na lang sa Singapore. Yung ating embassy sa Singapore. Story time. Noong nagpunta kaming Australia, ano, naisip namin, mahal ang pagkain doon. Mahal, mahal talaga. Legit ang mahal ang pagkain sa restaurant. Mahal ang pagkain, kahit 7-Eleven, mahal. So, ang ginawa namin, dala kami ng ano, mga cup noodles. Para syempre, mas mura dito eh. Bibili mong 20 pesos. O, trend nung panahon na yun. 20 pesos, 15 pesos. Mga lucky me, cup noodles. Dali namin doon. Para ano, para may pagkain kami sa hotel. Eto na. Pagdating namin ng customs sa ano, sa Australia na, dimaan ng ano, syempre dadaan yung luggage mo ng ano eh, ng X-ray. O, didaan ng X-ray. Dadaan ng X-ray. Pinabuksan sa amin yung bagahe. May nakita rong contraband. Ano, takot ako agad. Kala ko may naglaglag ng ano, laglag bala. Laglag bala o kaya laglag. Whatever, di ba? Laglag drugs or what have you. Ayun, sinita yung ano namin. Sinita yung cup noodles yun ha. Tsaka yung noodles mismo, yung Lakimi. Bawal daw. O, di pinatapon sa amin. Sa tabi doon, merong grocery, tawag dito? Merong garbage bag. Garbage bin. Ayun, tapon lahat. 20 piraso pa naman yun, napakarami. Sa akin lang yun, wala pa yung sa iba. So, meron po talagang regulated products na bawal mo ipasok. Ngayon, ito pong naging issue tungkol sa mga PAL employees. Sa PAL employees. Yung pagpasok po kasi ng agricultural products falls under regulated products for personal use. Ayan. Ito po ang ating website, ang Philippine Embassy website sa Singapore. Example lang to, example lang. Para lang alam nyo din. Ganito, regulated products for personal use. Does not exceed the indicated quality, indicated quantity or yung dami dito and are brought to the Philippines either personal baggage, balikbayan box, or parcel. Okay. O syempre, ito, regulated products. And respective quantity limitations are as follows. Pati pala cosmetics, so hanggang 5 kilo lang. Hindi pwedeng maramihan. Sabon, 2 kilo. O yan, alam nyo na. Alam niyo na ha. So, pwede niyo basahin 'yan. O, basahin niyo na lang 'yan. Ilagay ko 'yung website para alam niyo kapag bumiyahe kayo, lalo 'yung mga uuwi ng Pilipinas. Huwag kayong mag-uuwi ng sibuyas, legit 'yan. Totoo 'yan. Fresh or frozen unprocessed foods. Fresh or frozen unprocessed foods including fresh fruits, frozen meat, fresh fish, even in quantities for personal use may not be brought into or sent to the Philippines without the prior clearance from the Department of Agriculture of the Philippines. So, yun po talaga yun. Siyempre, dangerous drugs. Matik na yan. Pero, pagdating dun sa gulay, regardless kung yan man ay sibuyas, lechugas, sigarilyas, etc., etc., no-no po talaga yan. No-no. It's a no-no. Pasensya na po sa mga sa ating dalawang senador na talagang ginamit nila tong argumento na to
para i-highlight na bakit daw yung mga smuggler hindi hinuhuli, pero yung mga 10 empleyado ng PAL eh hinuhuli agad. Eh kasi po, mga kakotsero, kahit po for personal use, hindi po talaga pwede nang walang clearance. Ngayon po, ito lang ang akin. Bakit napakabagal nung paghuli doon sa mga nag-smuggle ng large scale? Okay. Yun po yung irereklamo ko. So, dalawa po yung senador na gumanyan eh. Si, binoto ko pa naman yung isa, si Senator JB. Actually, gusto ko si Senator JB. So, binoto ko siya. Although, sana hindi na lang niya sinabi to. Sana hindi na lang niya niraidan yun. Pero yung kay Tulfo, maling-mali talaga si Tulfo. So, yun. FYI lang, FYI, para lang alam natin lahat. Kasi talagang sinakyan nila eh. Talagang sinakyan. Lalo si Tulfo, talagang sinakyan talaga ni Tulfo. Huwag na po tayong magkamali, ha? Alam na po natin, bawal, it's a regulated product po, okay? So, wag po, kahit saan kayong manggaling, mapa Qatar, o kahit basta outside of the Philippines. Okay na siguro pag alien ka, no? Galing ka sa space. Anyway. Basta outside of the Philippines at pupunta ka ng Pilipinas, wag na po tayong magdala ng gulay. Kahit ano, kahit for joke time, wag kayo, kahit for joke time, wag. Ayan, no? Fresh or frozen unprocessed foods. Unprocessed. So, ibig sabihin, yung mga ano, pwede. Yung mga, tawag dito, yung mga buro-buro siguro, pwede. Kasi process na yun eh. Yun nga lang, kailangan di mabaho. So, bawal, bawal. Please don't. Ayan o. May not be brought into or sent to the Philippines without the prior clearance from the Department of Agriculture. Marami pong dahilan yan, no? Hindi lang po yung smuggling. Meron din po kasi yung minsan, merong ano, merong pumapasok sa Pilipinas na mga insekto na hindi naman endemic sa Pilipinas, so nagke-create ng gulo. O yan, kasama yan dyan. Meron pa yung mga, what do you call this, mga mikrobyo na hindi naman pang Pinas, pero dahil nasa Pinas, lalong kumakalat, ganun. So, may ano po yan, meron pong mga iba-ibang dahilan yan, kaya ganyan. Pero ito naman yung ano, regulated, ha? Ayan, ha? Basahin nyo na lang yan, kayang-kaya nyo na yan. Insulin, up to 100 pieces. Okay, lipstick, 10 pieces lang. Oh. Lipstick, mga ano dyan, mga nagta-Thailand para bumili ng murang lipstick. Oh, or Singapore. O yan, oh, lipstick, 10 pieces. Oh. Up to 3 pieces lang of the same variant ang pwede. O oh, yan, oh, di ba? O oh, yan. Prescription drugs. O kailangan merong reseta. Processed food, including cooked food. Oh, processed food ha. Yung mga gustong nagdadala ng mga daing-daing papuntang states. O oh, yan, up to 10 kilograms. O oh, yan. Shampoo, oh, ang ganda lang 1 kilo lang. So basahin niyo muna 'to bago kayo bumiyahe. Ayan, bringing regulated products para hindi kayo nagkakaaberya sa customs natin dito sa Pilipinas. Pero yun nga, yung mga dito sa ano, yung sa kaso ng PAL employees na yun, nagkamali talaga sila. Alam naman nila yan, dapat din na nila ginawa. Empleyado sila ng PAL. Alam naman nila yan. Hindi ko alam. Tataka nga ako, ba't ginawa nila yan? Alam na nila yan. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala hong fees. No fees po yan. Ayan, no? Sa pamamagitan po ni SendWave, ang gagawin nyo lang, i-download ang SendWave app. Ayan. At mag-register. At sa inyong pong pagre-rehistro, ay pwede na kayo mag-transfer sa GCash, cash pickup sa iba't ibang pawn shop at mga bangko sa Pilipinas. Also, kung gagamitin niyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay pwede rin po ay makakuha ng $10 free credit sa inyong pong unang padala. Ayan. So, ayan mga kutsero, kung kayo po, once again, ay nasa US, UK, Canada, Italy,
France, Spain, Ireland, and Belgium. Gamitin na po ang Sendwave para magpadala ninyo yung mga remittances sa Pinas. Yorn!